Sa NBA ngayon ay mayroon tatlong players dyan ang masasabi nating konektado. Si Jimmy Butler, Jay Crowder at si Juan Toscano Anderson na mas kilala din sa pangalan na JTA. So paano naging connected yung tatlo na yan bukod sa letter J ang start ng kanilang mga pangalan? Si Jimmy Butler ay naging ka-teammate si Jay Crowder sa Marquette University noong 2010-2011 season. Last year ni Butler yon sa college. Si Jay Crowder naman ay naging ka-teammate si Juan Toscano Anderson noong 2011-2012 season na last year ni Crowder at freshman year naman ni JTA. Si Jimmy Butler ay nagkaroon ng magandang basketball career sa NBA bilang isang All-Star at isa sa masasabi ding best player sa NBA dahil nga nadala niya sa finals ang Miami Heat, kung saan ay nakasama niya ang dati niyang ka-teammate na si Jay Crowder. Nung panahon kasi na nagkasama si Butler at si Crowder at pumasok sila sa NBA Finals, ay pumasok din sa NBA itong si JTA bilang two-way player naman para sa Golden State. Si Juan Toscano Anderson ay native talaga ng Oakland, California, kung saan nandun dati ang Golden State bago lumipat ang San Francisco. Ito kasi talaga yung nakakabilib sa kanya. Nang 2015 kasi, sa last year niya sa Marquette University, alam ni Juan Toscano Anderson na walang professional team ang magkakaroon ng interest sa kanya, lalo na dito sa NBA. Kaya hindi na siya sumali sa NBA draft noong 2015 dahil alam niyang wala namang team ang kukuha sa kanya. At base sa ruling, kapag lumagpas na ng 22 years old at nakapaglaro na ang isang player sa professional league lalo na sa ibang bansa, ay matatag na ang player na yon bilang isang free agent or undrafted. Ganun na nangyari dito kay Juan Toscano Anderson. Kaya ang ginawa nun ni JTA ay naglaro siya sa Mexico at Venezuela. Naging two-time champion pa siya para sa Liga Nacional de Balocentos Professional noong 2017 at 2019. Nanalo pa siya ng MVP award sa Liga noong 2018. Doon na masasabing nagkaroon ng interest sa kanya ang ibang mga teams, lalo na sa NBA. Nang 2019 ay ino-offeran pa siya maglaro sa ibang bansa ng six-figure contract, pero mas pinili ni Juan Toscano Anderson ang $35,000 para maglaro naman sa G League. Pero bago yun, sobrang hirap ng pinagdaanan niya kasi noong 2018 ay naglalaro pa talaga siya sa liga sa Mexico. Sinabihan kasi siya ng kaibigan niya noon na si Jabari Brown na dating player ng Lakers na merong open tryout para sa G League team ng Golden State. Nang mag-tryout kasi itong si JTA ay nakapasok talaga siya at noon ay tinawagan siya ng manager ng team kung pwede siyang sumali sa training camp para makapili nga sila ng ilalineup. Ang problema lang din sa taon kasi na yun ay nagsisimula pa ang Liga ng Mexico tapos matatapos ng August. Yung training camp ay magsisimula naman ng September. Medyo gamble kasi yung ginawa nitong si JTA. Hindi kasi sigurado na makakapasok talaga siya sa lineup, plus nasa $35,000 lang ang pwede niya makuha dito sa G League kumpara sa six-figure contract niya sa Mexico. Dahil na din sa intensity at hassle sa game nitong si JTA ay nakuha nga siya sa lineup ng Santa Cruz Warriors. At para lang siya maisama dito sa lineup ay nag-trade pa noon ng players ang Santa Cruz Warriors sa pangalan ni Terrence Jones para lang maipasok siya. Role player talaga itong si Juan Toscano Anderson at pwede nating ilagay sa pwesto ni Sean Livingston or Andre Iguodala. Yung mentality niya at hassle sa game ay medyo kakaiba talaga. Hindi man siya high scorer katulad ng ibang mga players, pero nasa 55% siya mula sa field at 40% mula naman sa 3-point area. Yung intensity niya at hassle sa game ay hindi yon makikita sa stats. Sa 13 games ni JTA last season dito sa Golden State ay meron siyang 5 points, 4 rebounds at 2 assists per game. Tapos naglalaro din siya sa G League. Ngayong season naman ay meron siyang nasa 5 points, 4 rebounds at 2 assists din per game. At ngayon nga bago matapos yung season ay pumirma na ng 2-year guaranteed contract extension itong si Juan Toscano Anderson para sa Golden State. At ayon pa nga sa post nila, si Juan Toscano Anderson ang unang camper or unang masasabing nag-tryout sa team na nasama din sa training camp at nabigyan ng tinatawag nilang guaranteed contract na hindi dumaan sa NBA draft. Kung makikita nyo dito sa Sportrack ay guaranteed contract nga lang niya ngayong taon ay nasa $39,000 or mas malaki na yan makukuha niya dahil nga nakapaglaro na siya ng mahigit 50 games. Yung $39,000 ay guaranteed lang yon, pero malaki nga makukuha niya dahil nga sa per game ang bayad dyan. Tapos meron pa siyang contract extension at ang nag-reflect nga dito sa Sportrack ay until 2023 yon. So yan ang naging kwento nito si Juan Toscano Anderson kung paano nga ang isang player na hindi kilala at hindi na nga din nagpa-draft sa NBA dahil alam niyang hindi naman siya makukuha at ngayon nga ay nasa Golden State na siya.
Bago ang lahat, sponsor muna at syempre giveaway mula dito sa March 24. Meron tayong ipamimigay na isang gaming headset mula sa kanila. Simpleng mechanics lang. I-like or i-follow lang ang Facebook page ng March 24 at huwag din kalimutang mag-subscribe sa 3B Hoops YouTube channel dahil dito natin ilalagay ang isa sa pinaka-importating part ng mechanics. Hanapin lang sa mga susunod na video sa 3B Hoops YouTube channel kung saan lalabas ang logo ng March 24 at i-message lang sa 3B Hoops Facebook page ang title ng video or episode kung saan nyo nakita ang logo nila. Idodraw natin yung mga entries nyo before end of the month ng May at isang winner lang ng gaming headset mula nga dito sa March 24. Kaya bigyan ng pantek yan.